Alam niyo kung anong magandang balita ngayon, mga kaistorya. Na-miss ni Donald Trump si former First Lady Madam Imelda Marcos. Hindi po nakatiis si Donald Trump. Tinawagan pa po talaga si PBBM para kumustahin lang ang dating First Lady. Yan po ang katunayan, mga kaistorya, na si Donald Trump at si Ma'am Imelda ay matagal nang magkaibigan. Masusunog ngayon ang mga didilis, mga kaistorya. Masusunog ngayon yung ginawa na naman nilang kwento na matalik daw na magkaibigan si former President Duterte at si Donald Trump. Ang may sabi niyan, si Harry Roque. Tapos itong mga supporters, ang sabi, mga kaistorya, ililigtas daw ni Donald Trump si former President Duterte sa ICC. Ha? Saan naman nila pinulot yung kwento na yun? Galing lang sa imahinasyon nila yun, mga kaistorya. Yang nakikita ninyo na picture na yan, mga kaistorya, yan mismo yung time na kausap ni PBBM si Donald Trump sa telepono. Oo, mga kaistorya, may nakuha po tayong as in footage talaga habang nagsasalita si PBBM tungkol sa napag-usapan nila ni Donald Trump. Abay, tayo naman ay may lehitimong source. Tao ito. May bubuwit tayo, mga kaistorya, na kinukuna natin ang lehitimong source. Ang taong ito malapit kay PBBM. Oo. Sino naman yun, Juan Historiador? Abay, syempre, secret na lang yun, mga kaistorya. Eto ha, ipapakita ko sa inyo yung video. Tanggalin ko muna ito, mga kaistorya, ha. Siyempre, nilagyan ko na ng watermark ko yung atin pong video clip, ha. Medyo palakihin ko. Ayan. I-play ko. Pakinggan ninyong mabuti, ha. Mangsusunog tayo ng mga, ano, ambisyoso. Play. Sir, I think you had an important phone call this morning. Ah, yes, I did. Kaninang umaga, kaya na-delay itong lakad ko nito is because I was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga. At naalala naman siya ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Ayun! Ang kaibigan talaga ni Donald Trump si former First Lady Madam Imelda Marcos. Hindi si Duterte at si Donald Trump. Walinaw yan. Pakitag nga sila, ha? Mga kaistorya. Mga imahinasyon nila eh. Ito na, sunog. Play. Kilalang-kilala niya yung mother ko. Oh, kilalang-kilala ni Donald Trump yung mother ni PBBM. Tuloy. Kinukumusta niya si, how is Imelda? Sabi ko, pinabati ka nga. Tapos patuloy namin pinag-usapan ang angkang samahan, the alliance between the United States and the Philippines. Okay, taninyo. Isa pang fake news ng mga taga-team Kapa, kapapaitan. Wala na po kayong dapat ipangambayan yung katibayan na sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng iwanan at pabayaan ng Amerika ang Pilipinas na nakabitin sa ere. Hindi po, mga kaistorya. Hindi. Malabong mangyari yon. Oo. Sabi ko sa inyo, kailangan ng Amerika ang Pilipinas. Kailangan din natin sila. Yan ka ko yung kasabihan ng mga kano. You scratch my back and I will scratch yours. Ayan na, mga kaistorya. Si Donald Trump po, ha, ay mag-a-appoint pa ng tao na magiging Secretary of State ng Amerika na anti-China, si Marco Rubio. Oo, ilang beses ko na bang ginawa ng content yan, mga kaistorya. Ayaw ni Marco Rubio ng anti-China at si
Donald Trump, mga kaistorya, galit dun sa mga ginawa ng China na ninanakaumano ng China, yung mga trabaho, yung mga negosyo, yung teknolohiya ng Amerika. Ilang beses niya yung sinabi nung sa panahong nangangampan niya, si Donald Trump, ano ngayon? Eto pa, hindi pa yan ha. Pakinggan ninyo, may mas exciting pa dito na maririnig kayo. Ituloy muna natin. And I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the president-elect that ang mga Pilipino sa Amerika, overwhelmingly, naging pinoto nila si Trump. At I'm sure, maaalala na yan pagka tayo ay parang magkita, pag nagkita kami. At plano kong magkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro, baka nasa White House na siya pagkataan para bago ako makapunta. But anyway, Isa pa yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Oh, imbitado na si PBBM na makipagkita kay Donald Trump. Magkikita sila pag nasa White House na si Donald Trump. Ito ngayon ang tanong. Ah, yung mga taga-team ka pa dyan. Ah, yung San Rio ko dito. Oh, pakitag na. Ah, sino ang inimbitahan? Si former President Duterte o si PBBM? Sino ang tinawagan? Ang dating presidente o si PBBM? Sino ang kanino makikipagkita si Donald Trump? Kay PBBM o kay former President Duterte? Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Ha? Sunog! Sabi ko na nga ba eh. Yun pong mga pinakakalat nila ngayon na video, mga kaistorya, pinaaasa lang din nila yung mga supporters nila. Gawa-gawa lang yun nila. Yun po ay fabricated through their imagination. Sa kanilang imahinasyon lang nila nilikha yun. Yung mga kwento-kwento nila na yun, eto na ngayon. Si Presidente BBM mismo, nakausap niya si Donald Trump. Paktay ang mga taga-team kapa. Paktay yung fake news nila. Sunog na naman sila ngayon. Yan na nga ba eh. It was a very good call. It was a very friendly call, very productive. Oh. And I'm glad that I was able to do it, and I think the President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Relatedly, sir. Relatedly po dun sa topic ng immigrants ng mga Filipinos, si President Trump confirmed. We didn't talk about that. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Yeah. Oh, tinatrabaho. Ng ambassador natin sa Amerika. Yung problema na yun sa mga illegal immigrants na ang sabi mga kaistorya, ipauuwiin ng administrasyon ni Donald Trump. Ano ho, mga kaistorya? Anyway, pagdadaanan yan, sigurado ng pag-uusap nila kasi mababanggit yan. Ano ho? At alam naman na yun ang atin pong presidente, mga kaistorya. Well, isa yun sa ibinabatikos kaagad. Bakit? Kagagawan ba ni PBBM na may mga illegal immigrants doon sa Amerika? Ha? Unang-una na ito lang ha. Nakakapagtaka. Paano sila nakapunta ng Amerika na wala silang kaukulang papel? Di ba mga kaistorya, kasalanan ba yun ni PBBM? Sino may kasalanan? Ang linaw-linaw naman, mga kaistorya. Tsaka di ba, sana lahat na lang idinaan sa legal para walang problema balang araw. Di ho ba mga kaistorya, di sana napakatagal naman na panahon para, ito hindi naman sa ano ha, hindi ako sa against sa kanila, pero sana naman sa mga nakaraang panahon ay inasikaso nila ang kanilang mga dokumento para pagdating ng ganyang oras, hindi sila mamumroblema, di po ba mga kaistorya. Anyway, ang aksyon ng gobyerno natin dyan, ano, yun namang nasabi ko, opinion ko lang yan, mga kaistorya. Ano po, ayan na, yung mga, kuan, nilalakad naman daw po, inaasikaso naman daw po ng ambassador natin sa Amerika, ano, at saka overwhelmingly naman daw po yung boto ng mga Pilipino doon sa Amerika. Ay palagay ko naman, i-consider yan ni Donald Trump kaysa sa mga illegal immigrants na Chinese. Hindi po ba mga kaistorya, ako'y naniniwala doon. Ano, ito, mag-share po ako sa inyo ng isang online article. Ano, ha? Mga kaistorya, dagdag na ano lang ito, balita. Kaya kailangan maihatid ko ito sa inyo kasi napaglilipasan na ito ng oras. Anyway, ito yung ano, ha? Binalita ng mainstream. Actually, kanina ko pa dapat ito ginawa. Kaya lang, may importante po akong pinuntahan at kakauwi ko pa lang. Ano, ito yun. Ang sabi dito mga kaistorya. Pagko gaming revenues jump
Despite Pogo ban, no? Yan na nga ba eh, yung kinatatakot nitong mga ano na dati pinaglalaban pa yung Pogo na yun. Aba, ay ibinan eh, ni PBBM eh. Aba, yung revenue ng Pagor, tumaas pa nga kahit nakaban yung Pogo. Oh, ay di ano palang masama kung talagang iban yung Pogo. Eh, alam nyo, ang pinoprotektahan lang natin dito, bansa natin, mga ka-istorya. O di ngayon, proven ah, mga ka-istorya. Ayan o, license casino, 50.72 billion pesos. Kita ninyo, electronic games, so on and so forth, mga ka-istorya. Although ako po ay hindi ako pabor sa, kasi sugal pa rin, hindi ako pabor sa ganyan. Pero dahil sa balita na ito, mga ka-istorya, eh, maidagdag ko na lamang para ho, mga ka-istorya, na naipakita natin sa mga kababayan natin na tama ang desisyon ng atin pong presidente, ang pinoprotektahan lang ng administrasyon ay kapakanan ng bansa natin, kapakanan ng mga Pilipino. At yung imahe natin sa international community, nakakasama kaya sa atin yan? Ha? Dahil sa ganyan, mga ka-istorya, nagdulot ng iba't ibang klase ng kriminalidad dito sa Pilipinas. Apektado niyan kahit yung mga foreign investors, abay matatakot dito. Isa yun sa tinitingnan, na factor eh, mga ka-istorya eh. O di ayan, tama ang desisyon ng atin pong Pangulo. Ano ho, mga ka-istorya? So yan po, ang magandang balita na maihahatid sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Mga ka-istorya, pakishare po. At pakilike, humaba yung invisible na balbas ko. Salamat po sa inyong lahat. At higit po sa lahat, salamat sa ating Panginoon. Shout out po sa lahat ng mga solid ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Muli ako po si Juan, istoryador ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.